pala mag-devotion, mag-pray. So, naisip ko lang na, so, pang third month na, ito, na nangyayari na wala pa rin cure. So, sobrang tagal na. Sobrang, ito na yung pinaka-worst. Ito na yung pinaka- As in, sobrang napaka lala na nang nangyayari. Meron sa US looting, yung kumbaga nagkukuhaan ng mga gamit sa Louis Vuitton, sa Nike, lahat ng store dahil sa may pinatay na African ba yun? Or si George Floyd. So, rasisisim daw. Although, wala naman akong alam gano'n dun sa news na yun. Pero, kaya ako ginawa itong video is to ask for all na kung sino man makakapanood nito is to pray. Seriously. So, mahirap to be honest, lalo na tulad ko na working at home, work from home ako at the same time nanay as any to cook for my family, to alagaan yung anak ko, di ba? So lalo na yung mga hawak ko is more on shipments, so kailangan nakatutok ako, kaya minsan hindi ko talaga magawa na talagang religiously na mag-pray. Pero, nasa utak ko siya na parang kinakausap ko sa Lord na, Lord, patawad. I always ask for forgiveness. So, meron pala ako i-share. Meron ako mga apps na dinownload na ngayon ko lang na-discover na ang ganda niya. Kasi, doon sa app na yun, pwede kang makinig, pwede kang daming speakers. Although, yung ibang ano doon, ibang button is kailangan mo magbayad. Meron doon na parang prayer journal. So, kasi, di ba, hindi ako napagsulat kasi pag kumuha ko ng notebook, saka ano, ballpen, anak ko, makikita na agad sabihin, mama, sulat, mama, ulat. So, the rest, hindi ko na magawa kasi gagawin niya, susulatan niya yung kamay niya. So, hindi ko nalang pinapakita. Nasa utak ko na gusto kong mag-journal. Although, nagagawa ko siya bago pa ako mga anak noon. Talagang yun yung pastime ko. Yung magsusulat ako, namimiss ko na nga eh. So, doon yung nakita ko sa prayer journal. Ay, ang ganda. Kasi meron din ako isang app. Nandyan. Devotional. Parang pang, ano siya? Pang babae. Na devotional siya. Tapos kahapon is the Happy Parents Day or ano ba yun, parang International Parents Day. Happy Parents Day. So, doon, naisip ko na i-vlog din na parang gusto ko rin mag-thank you sa parents ko na pinalaki kami na kung ano kami ngayon. Yung parang ngayon na naging nanay ako, naging magulang ako, dito ko mas naunawaan na ang hirap pala. Isa talagang napakadakilang posisyon yung maging magulang. Kasi bukod sa baby pa lang yan ha, diba? Bukod sa papalakihin mo siya, nandun yung araw-araw mo siyang tuturuan kung paano, kung ano ba dapat ang maging ugali. Although kami, nung bata kami, stricto talaga parents ko. So, sabihin ko, dahil ako yung panganay, ako babae, alam niya ng mga kaibigan ko kung gaano ka-stricto yung parents ko. Sinasabi na nga rin ng mga kapitbahay na sobrang stricto ko, stricto daw ng parents ko, baka magrebelde daw ako, which is, sabi din nila, blessed daw sila mama at papa kasi hindi daw ako naging ganun. Oh. Bakag naririnig ko yun, parang
naririnig ko siya, pero hindi ko siya parang nalagay sa utak ko na, sa ulo ko na, oh, syempre, hindi naman ako ganun. So, ang akin lang, kapag naririnig ko yung ganun na mga comments, ang sinasagot ko lang sa sarili ko is, yun kasi ang dapat. Kumbaga, sa mga nakikita ko, yun ang dapat. Which is, nung ngayon na naging magulang ako, nung sinabi nila mama at papa na, pag ikaw naging magulang ka rin, sasabihin mo rin yan. Which is ngayon, oo nga, in reality, parang mas stricto pa ako. So, ibunga nga ako, grabe, I can't stop nagging. Minsan, sobra na, ganyan. Pero, alam mo yun, nakokontrol ko naman. Siguro, dala lang din ng pagod, ayan, irritable, lalo na may picos ako, or hormonal imbalance. Parang, ano na siya. Thank God, ang naging asawa ko rin is super, super understandable. Sobrang haba ng pasensya. So, ako yung maikli lang pasensya, siya yung mahaba. So, kaya yung anak ko laging lumalapit sa tatay. So, akin, kung ano stricto ko, siya namang luwag yung isa. Pero okay lang din yun. Being a parent and keeping this prayerful life, gumagawa kami ng Bible study every night bago matulog. So, may mapakita ko mga videos na mga anak ko nagpe-pray din. So, nababasa. Yun nga lang talagang at the middle of the Bible study, talagang maingay siya. Nagkukulit siya, ganyan. Ayun, gusto ko lang i-share yan. So, I hope guys na sa mga new moms, new parents dyan, always guide your children properly and according to God's word. So, sabi nga nila, ituro mo sa bata ang tamang daan upang sa paglaki niya, yun na ang kanyang matututunan. So, iyan ko yung quote na yun. So, ito naman, sabi nila iba, may nakikita naman din ako ibang parents na sobrang luwag na yung anak nila, ano din naman, na palaki din naman na maayos. Kaso lang, na-observe ko lang, iba lang yung mentality. Like me, aminado ako na parang masyado akong maawain, masyado akong mabilis akong maniwala, yung ganun, yung parang, talaga, parang ganun. Na siguro dahil sa hindi ako nag-iisip ng masama sa ibang tao. Yun. Kaya parang ang bilis ko maniwala. Pero minsan naman may instinct naman ako na hindi to patiwa-tiwala ganun. So, ayun lang. I-share ko lang din nung siguro kung dating-dati ako na hindi ako ganito kalakas yung faith kay Lord. Siguro panay ang worry ko. Mas malala pa. Ngayon, parang iniisip ko na I know God will give the cure. Kung hindi man ngayon, pero I know that there will come a time na talagang it will all turn up into a beautiful day. Into a brighter future for all of us. So, ito lang ang hinihiling ko. At pinagpe-pray ko rin araw-araw na sana lahat ng tao is makita yung kagandahan at biyaya ng Panginoon. Na sa araw-araw, gigising ka, wala kang sakit, nakakakain ka. Yung parang huwag na tayo magreklamo. Ay, ang init, ano ba yan? Ay, walang sasakyan, ano ba yan? Parang, kumbaga, ito na yung time na ipakita naman natin sa sarili natin na si Lord yung unahin natin bago tayo umuha ng mga other tasks. Yan. So, sobrang sa susunod ng mga videos ko, I will give some testimonials kung paano ako binago ng Panginoon. Sobrang haba pa kasi nun. So, thank you for watching my video. Kinumpile ko lang to kasi I can feel na kailangan ko i-share. So, it's up to you guys kung sundin nyo, makinig kayo.
So, ito lang is, ano, hindi ako ganun ka galing sa Bible. So, more on ano lang ako. Yung kung ano yung naintindihan ko. Dahil I'm still learning, I have still flaws, I still commit mistakes araw-araw na hindi natin, alam mo yun, parang pilit man nating taligdan. Pero sa larangan ng trabaho, sa larangan ng, alam mo yun, mga pakikisama, yun, di ba? O, pero huwag niyong sasabihin na mga katulad ko is hypocrite or something. Kasi, kaya nga lumalapit kay Lord. Kasi nga, we are all not perfect. We are not worthy of His love, of His grace. But, God is always for us. Okay, bye guys!